Ayaw din ang Binoo. Amen. Yun pa, experience, siya hindi ko agap ha, sa baffling situation. Kahit na speak ko, wala ko yung kadala, laptop. Pero first time, ginulang ko laptop ni Mrs. Kasi siling ko, may trapuson ako nga for point. Aras dos ako sa kahon, natapos ang for point. Siling ko sa mind ko, muna binangit at saka ako nga for point. Igo na nga isip ko, bagot kay WPS ang ano sa klase ng mga dokumenta ng WPS ni Bootsburg. Bakit ko hindi na makita? Basta nga nakita ko sa restore sa WPS, may kapahit na sa mga card number. So hindi ko na-open. Kita lang akong laptop ko. Kasi hindi ko base may anak sa Ebenezer na mayo mag-recover. Kasi ako mag-file nga hindi ko makita na accidentally na wala ang pag-save ko blado sa laburo. Ang sasadya ko kinatungko ko, system restore. Confession, ikagal ng kabi mo. Sila ko sa self ko manabihan ko sa 4-point ko. Kaya ginawa maayo din. Kaya hindi sa gusto nga ang glory ko at ko sa akin. Wala ka 4-point. Even nga ako nga manuscript, no? Hindi man ma-recover. Kasi may expert na karoon. Pero of course, hindi mo kita pareho sa iba nga pag-open sa Bible, amun na tayo. No? I prepare this sermon for 2 weeks. May God's grace, nagasali kita na magpadayon siya ang bansa ako pagi sa iyan na manugwali sa sinihan. Magpangamulit kita. Ginoo, nagpasalamat kita po sa iyo Ginoo nga pagkagamahan ng Diyos sa aking pagkakas. That even in things which we feel baffled, maka-depend kami din ang sa'yo. Pagsalamat nga in all things, may mga pinapakita ka. Kaya hindi pa na Ginoo magkakato sa ibukit lamang ng kadayaw. Lord, as we come to under by your grace, through the power of your Holy Spirit, kaya hindi mo na gusto itutuot sa aming kanan. We are asking Ginoo sa imugin na wala niya Spirit. Talk for all of us. Every word ng mga tawa sa mga bata na pangabay ko Ginoo na imo hindi gusto ipabati kag ipahimo sa imo ng mga kanatan. Salamat sa imo kayo sa mga iglesia. Kag this will continue. Ikaw ang Diyos alin sa ulo hasta sa palabot. Thank you for your word today. And thank you na maka-bless ka sa amin. Pagi mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. I am so glad today because I am together with my brothers and sisters, mga utod sa Ginoo, nga maka-rest in the Father as we are here in this baffling world. Kung sila kita baffling, extremely confusing or difficult to understand. So siguro ang pamangkot, are we or are you in a baffling situation sa subong? As I receive something, para sa ako, tuwain mo ko dapat guro iwali. Ikaw ba lang naman tasing mo ka? Nga ma-rest kita. Ma-rest kita sa atong gamay, sa atong Ginoo. Samtang ari kita nag-experience sa baffling world or baffling situation. Pero of course, siguro ang pinaka-best, ipander natin kung paano kita mag-rest. No? Especially sa pagtulong sa kabuhi ni Habakuk sa iyang mismo nga libro. Nga makita sa Habakuk chapter 3, verses 17 to 19. May I request you to please stand as we read God's word. Though
Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. The Lord bless us as we read this word. Mag-aapo kita. Una, sino si Habakkuk? Of course, one of the minor prophets. Kagamay lang din ang akon nga makita nga detalye sa iya. Which is, gamay man ang mabalaan tapang huwag man sa iya nga lipot nga chapters sa book of Habakkuk. Si Habakkuk nag-prophesied siya sang destruction sang Jerusalem through the Babylon. No? Para na sa chapter 1, Habakkuk chapter 1 verse 6. Kagos sa mga biblical scholars nagkakilala na si Habakkuk nagsulat ini sa iyang book na mga simpo 600 to 605 BC. Kag as in ginapatihan nga contemporary niya si Jeremiah, no? So ang ubasaw mo ang bilog nga chapters 1 to 3 which is of course kung mga ginahimo nato bilang mga nagapayag sa pulong sa Ginoo. Habakkuk was saddened kay karampan sa injustice sa nagkatabo kag ang mga violence nga naga-occur. Kag nagkabangkot sa Ginoo bagod kay iya nakita sa iya pamatyaga nga daw ginatuloy sa Ginoo ang mga sitwasyon nga subong sini. So dili nga pamangkot siya, why is it, Lord? Why you make me look at injustice? Why do you tolerate sa mga wrongdoing? Sili niya, distractions are before me. May mga strife, may mga conflict. At ang sadya pa, nga nagpapabafold sa iya, kung nagpapasold sa kay Habakkuk. Nga, how come ang Ginoo ang covenant God sa Israel or sa Judah as in amok nagamit pa sa kaaway o kung sa Babylon nga para nga mapakita kag as in magsuffer ang katawhan sa Ginoo. Pero of course in that book si Ginoo nagsapat man sa kay Habakkuk sa chapter 1, no? Siling sa Ginoo ginassure sa Ginoo nga time will come nga magkahatag sa iyang diapon, of course, iyang nag-judgment sa Babylon o kung sa mga nagapigos o kung nagapasuffer, nagapayulent, nung naginahimong kapayulent sa Israel, which is ang Babylon. So may mga pamangkot si Habakkuk kung nga ang inaalaw si Ginoo ang evil kag as ito wala siya ginapunish, ginapabayaan siya. Pero of course, ang Ginoo ya, as our holy and mighty God, may iya siya of course nga pamahagi or may iya siya of course nga comfort on sina. Ang sinig niya, time will come, ang Babylon will suffer destruction. So may baffling situation sa tinion ni Habakkuk, which is also evident sa aton sa sininga tion. Siguro, matintan ka sa pagsiling. Grabe kasi si Satan mo. Everyday mo. Nagkaka-confuse siya, nagkapasapad siya. Sang kabuhi nga ini. Nga may anak kami. Nga anak kami sa Ginoo. Ito, pwede man. May kamatura man siya, no? Pero you know what? As I ponder on this, makita na karon that God is just so good to His people. That He is continually the God of yesterday, today, and tomorrow. So siguro tulukunta ko ano ang response ni Habakkuk as we see man sa ato ng thing nga pilita man ng mga response which is klaro gani ato response mo, no? That we are to find rest or to rest in God in moment sa baffle or as in hindi maitsindihan nga sitwasyon sa kabuhi sa tanga kabuhi kita diri sa sininyang kalibutan.
Ang una, recognize the God whom you serve. Kilalaha ang Ginoo nga imo ginaalagaran or ginasimba. I think to take rest is to know God. Although we cannot comprehend God, pero ang kaayos sa Ginoo, enough ang iyang paghatag sa aton, pagpakilala sa aton, pati of course iyang tulong. He graciously nag-reveal sa niya kagulimon sa aton, pati sa iyang tulong. Katutanay sa chapter 1, tatanawon ta ang ginabatyag ni Habakuk, Lord, how long must I call for help, but you do not listen, or cry out to you, violence, but you do not save? Verse 5, look at the nations and watch, and the utterly siling sa Ginoo sa batya. For I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. Then, katakta sa chapter 2, abal si Habakuk, verse 12. Are you not from everlasting, O Lord, my God, my Holy One? Then sa ating passage, ano siling ni Habakuk? Yet, I will rejoice. Pero ang makita natin si Habakuk, may mga pamangkot siya. May mga nagasulod siya ng nahuna nga hindi niya matungkad kung nakakatabo ini. As in daw ang iyang nakagulingon or ang sitwasyon, ano man, hopeless ka sitwasyon na, may Diyos manayahan kami. Pero of course, as the Lord answered him, kaya ang response ni Habakuk, makita natin nga, hindi, as in, na-remind niya kagulingon nga, in spite of this, kilala ko ya ang akon nga Ginoo. Mga utod sa Ginoo, in recognizing who God is sa imong kabuhi. Kumbaga, it's a big factor nga in this, or in the midst of this baffled situation or baffled world. You can continue to find rest. Bangod kay Kay Baluka kung sino ang imong Diyos na ginasimba kag kung ano siya sa imong pagkabuhi. Siya ba kong tao mo para sa aton, although may ginatag siya ang Ginoo nga special role as a prophet, pero kung isa sa bagay na nilay-nilay ko man, grabe kita ng mga tao sa mga itabo sa kabuhi. Kung no, isa daw mag-converse na siya, oo, oh, kung kumangkot, ito, tupong na siya. No? Doon may right, of course, eh. Nakita pa sa passage, nagkapamangkot si Habakuk. Pero, as we go along, nakita mo pala, samtang ito nila itilay natin ini, grabe Ginoo ka dako, no? That in all things, sarang saya magsiling ka amon yung matapo. Then kita naman yan, as in, isino ba kita? Isino ba kita? Sa tubang sang Ginoo, mga tinubala kita, no? Of course, in Christ, salamat, nga tinubas kita. Pero as far as God, tublay na sa explicar, hindi ko nag-explicar kung ano kita katako, no? Pero we know He is God. Kung makita mo, makita natin na siya bakit, in one or another, kabalo siya kung sinuni ang Ginoo nga ginapangalagaran niya. Kilala niyo ang Ginoo naton? Magsiling ka na kita knowing or recognizing who God is. Wala man na siya nakalimit lang sa mind, bukod sa brain. I think to know God, lalo mo na sa ako ngayon kita ng tungkad. So the point is, nabatyagan ko kung ano ang Ginoo sa akon nga kabuhi. Nga siya ang Ginoo nga wala nag-change. Nga biskan ari ako puno sa baffled nga eksperyensya sa kabuhi,
my God remain as my God, in which pwede nga i-live ako upon pabayaan niya ako. May isa ka istorya sa isa ka bata. Every day nag-aupod siya sa iyang amay. Nga nagasakay sa baruko nga ang gabit bugsay. So, well, means of transportation na siya. Nga ang mga tao itabuksan sila na tatay niya sa piyat nga area or sa piyat nga island. Pero lapit lang, ibugsay na lang. Pero ang suba, masyado kapusog sa karen. Kapag iyaga waves as in, nako. May isa ka customer o pasahero nga permiso ka sakay. Nag-observe niya na kada sakay niya ang hindi nga bata, arap man ang talaga kungko sa grupo. Nga nag-pick rest man eh sa sitwasyon nga sa susunod sa grupo, pupunod siya ang tatay. Na-curious ang pasahero. Nga to, nga aga upod kayo na dadlaw sa iyong mga tatay, wala pa din ang kulbaan. Nga wala man, di anong imong rason nga wala ka binakulbaan? Grabe ang balut. Grabe ang karen. Nga daw wala ka lang sa imo nga every hour ari ka sa baruto. Nangyari sa bat? Because I am with my father. Because I am with my father. Aras na tayo kung siguro, sa balong bata kung ano ang skill sa iyang tatay. At confident siya na balong aras na pwede siya sa iyang tatay. Hindi siya mano. Of course, that's a human na pagtanaw sa istorya. Pero we know by heart, through His word, kung ano ang ating nabins. That the God that we serve is the God who said, let there be light, and there was light. Ampun, paano ito na siya mag-explicat? Paano ito siya katakot? Nalo ka pa kaalam na mag-bank siya i-explicat? Paano na yan ka siling siya na, let there be light, and there was light. Siguro, pinakabisik na naman siling, justa siya mo. He is our God. Justa siya. And I know whom I have believed. And I'm convinced that He is able to keep me from falling. Ang support until that day, something like that. First, 2 Timothy chapter 1, verse 12. Grabe, I am not ashamed, siling Apostle Paul. Diskan ka suffer ko, kahit kahibalo ako, kung sino, kung di, kay sino kong indipindi, ginsalig ang akong nga kabuhi. Do we know our God? Ikadua, the rest is to be, is to engage proactively to the situation. Ibero, recognize who God is. I'm gonna serve mo. Ikatawa, engage proactively to the situations. How did Habakkuk engage himself in this baffling situation? Wala siya na muyong, ha? He keeps on proclaiming. He converse to God. He pray to God. Actually, he made songs. Song niya nga, kung ano yung passage mo. Sabi na siya. How many of us wasted our time by sitting in the corner, soak ourselves with all negative thoughts, murmuring, complaining, because things that happen around us hindi kayo pabor sa akin or baffled niya mga bagay. Bila sa akin, ang automatic
nga ma-recourse sa pagka-discourage or mapawala. Anyway, mag-uog man ako sa mga pag-uglayan sa kabuhay. Bangon, permit lang makita, no? Isa na subuha ko na may mga experience. Sagi na po siya, Pastor Bong, hindi na panay na mag-intra sa ministry. Ngahaw, malaylo ko anay. Ngahaw, malaylo ko anay. Nga, ah, ikaw padamo, ikaw sige na tuba, ang problema. Hindi nga mo kita sa isang matinting, no? Hindi nga ato sa kanyang, di ba? Kung may problema ka sa pagpangalagad, sa pagsimba, may ginatubang ka ng mga challenges sa kabuhi, ba, consequation, ang imo ginatubang everyday, di mapahuway ka, nga, is there something outside of God nga mangin solusyon sa imo nga ginatubang, sa imo ba lang ang kabuhi? Are you saying that there is something more outside of this church? That's why, malaylo pa anay, mapawala pa anay, hindi na pala natin na-entra. Kaya man may mga bagay ng mga hitabo na hindi ko magsidihan, basit rin magsidihan ko kung hindi na ko mag-entra sa ministry. You know what? In a public situation, we can continue to engage proactively. The more we face public situations, the more we need God. As a matter of fact, the more it is solved, tomorrow it will come again. It will become more stronger because we are to become more stronger too. May sobra pa sa Ginoo. Pero kung isa nga ito nga action, bisiling ka, wala man may sobra pa sa Ginoo. Pero sometimes we act nga daw may sobra pa sa Ginoo. Kaya naglayo pa sa ministry. Ah, siguro ka, makara sa wina natin. Kaya wala ang problema mo. Ang problema, Pastor, ara sa church. Natural. Ang problema din ang church. Mga sinners na pala. Naging grasyahan sa Ginoo. Eh, pagbago sa church, wala na itong problema. Do you think ang problema sa sulat sa church, masulbar sa buwak sa church? Okay, like. Ipuntak na ko, mahawalan ako. You know what? Nakitipo kita sa Ginoo. Of course, physically, masimba, tagungan. United kita ang pagkita sa giyang nagugma sa ating kabuhi. Putistify sa mga katawahan. Pero isa mong kabutang, so that we will be equipped, equipping one another, it means to say, ministering to one another. May si Arap po sa Belmonte, antes ka musulong sa pastor ko naman, kontraktor ni pastor, okay lang. Nga, amin ang comment ko ni Sakon, yung sila ko na nag-yapon. Isa ba ito? Hindi ka pa? Kapanayon sila? Yung sila ko na nag-yapon. Silingon, pupa tayo sila, sila nag-yapon. Ano ko nung gusto mo, puso silingon? Kada ano, may bats ang worshipers, sa believers in church. Kada yan. Isang negatively, pero you know what? No, if you know how to look at things in a proactive way, God sustain those people. Siguro ito sa perfect, pero ma-appreciate mo sila that they stand, we stay regardless of. May mga preoccupation sa kapulimunta, sa kapulimunta, sa ato ng mga personal life, sa ato ng pagpangalagad, keep serving. Keep declaring God's goodness. As the matter of fact, you are the most valuable to testify how good God is
because of such baffling situations nga imo nga na-encounter, kag imo na-experiencehan, nga ang Ginoo wala man nagbiya sa imo, that in all the days of your life, kakapit sa imo, kay power sa imo, it gives you strength, so that makakontinue ka sa panghatag sa glory sa imo. Even if surroundings, even sila sa church, natural na sa tatlo na ka church, tatlo na ng church sa pabiya, namiyagi ko, na tatlo na ka church na adyan ko, nakita ko yung weakness sa isang church, visited ko sa church, ang weakness sa isang church, hindi ko weakness sa church, yung ano yung ano, isang pinuwi ko lang, pero hindi, like mo, uy, naman mo naman, ano yung declaration man, para hindi kita magtinikal, para magdipindi kita sa iya, kaya kailangan na nagasugit. Siguro may ara ka negative na tingito ko sa hindi church, but still, the reality, may weakness na siya. But we can continue to be proactive in the midst of trouble. Number three, see for God's sovereign ways. Number one, recognize the God whom you serve. Number two, engage proactively in the situations. Number three, see for God's sovereign ways. Siya bakot na ka-kind out sa Ginoo, no? Kami nagkapakayo sa cancer, ginipukulo niya. Why God's chosen people are allowed to suffer? Ang masadya pa, nga gin-raise pa sa Ginoo ang kaaway, ang mga wicked, ang mga barbarian ng mga tao, mga Chaldeans, and of course, mga Babylons, gin-empower pa sa Ginoo. Describe na that, no? Sa chapter 1, 5-11, gin-empower sa Ginoo ang kaaway sa Israel. Tuod mo, ano man? Anak ko namin sa Diyos, ano niyang Ginoo? Diba sa mga buhay na ito? Ano niyang man? How come? Hindi kung anak ka sa Israel, kung nababalik na yung siko. Kasi gin-harden sa Ginoo ang heart ni Pero. Lumabuhan, no? Ano ko doon? Ibang kong kasi bako. Ruthless nga mga nasyon ba? Pagkahuyaan din Israel ba? Ano siya ba? Na ang ginukota na may promisa sa Abon, may promisa sa Israel, particularly sa Judah, that is a covenant-keeping God, He raised these Chaldeans, Babylonians, He empowered it to make suffering or to give suffering or to destroy sa iya mismo ng mga katawan. Ano na kasi nito? Tugot na pinigin ko ito. Tugot lang hindi ako magagawa sa mic ko lang yan. Tugot lang hindi ito. Nating doon. Saan ang hindi mo ka? Let me clarify, no? God is controlling evil. Kung isa kayo mo evil, he's not creating evil. God is not the author of sin. But He can use sinful men to attain an objective. Yung mga si Joseph? Sila isang Romans chapter, anong kasama na chapter? Ano? 8, verse 28. For those who love God, all things will work together for the good. All things will work together for good for those who love God. All things. It includes bad things or evil things. God can use struggle, heartbreaks, tragedies, no? Baffled situation to bring light sa iya nga glory. Ina sa mga events, kung saan hindi tayo mag-understand, pero kay Habakuk, no? Pero, part siya sa plan, perfect plan sa Ginoo. Balaan ng Ginoo ang nagplano. And He is perfectly, He's a perfect God, that's why it's a perfect plan.
ang Israel noted sa ilang sin nga idolatry. As you read the history of Israel sa aton nga mga historical books sa Bible, makita mo gid pirmi ang ilang pagkatig-aulo. That even kita klaro sa gahong sa Ginoo ipakita sila, hindi pagsitihan kay tipunong pa nila, ay talking about Exodus 20, tipunong pa nila, kanan nila ng mga jewelry, kang ipumapurmahong nila, magdara pa yan sila magsagat sa luhod-luhod. Hindi ko blind itong saro, no? Pero from the start, tingnan nila gahong sa Ginoo, nga nag-aupot sila, nag-benefit sila, kan as in diyan sila na pag-itsaron parang tabo man, nga kapitsi mo tuka man, nga may kalayo, nga ang mga dingden man, huwag mga pispis ka pinalapit, pero pagkagay-ugay. God disciplines His people. Kung siya dyan, ang mga nisa, God disciplines, kaya nagkalipat sila sa Ginoo, then of course, gumawa nilang Ginoo, padalang Ginoo, gumawa sila, gumugay, balik naman sila. Naman ang kinaka sila po nga ako sa amin, may kabutay ang kapot, bago kang Ginoo maayogin. God disciplines whom He loves. Hebrews. Siling sa James, God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. May siya ka, hindi siya evil, pero ginagamit niya niya because of His purposes sa kabuhi sa iya ng mga katawan. Kung ba niyo sa Exodus, nga takagin mo 10 commandments, hindi sila magsunod, para ano? Para ano may mga guide ang ano, pwede man. Pero you know what? God would like that His people to maximize the joy that they are inside that promised land. That's why, hindi sila magsunod. Pari, tungkol sa relasyon ko sa akon, dito ang next family, din sa inyo, isipin ko rin. So that we do our best. May enjoy nyo fully ang kabuhi na may arak ka mo that you are under me. That's why they suffer. God would like His people to walk straight and to walk in accordance yung apa. That's why yung sisina niya ang katawahan sa ang Juda because so many times mga magkita ka mo. That's why atong nagumuman ko may kawalin ako Grace during anniversary everlasting love sa Ginoo tayo about 270 years nga exile sila pag may promise sige doon ang pagka ano yung siya tapos sabi no nandun naman po ang Jeremiah na blank the potter and the clay Jeremiah 18 the potter and the clay ang alias si Jeremiah kamu berasa pater ka asin di mga ano ka kabuka so ginayon mo o sa inang buka ang ginayon mo so ginayon mo te wala la ako sa ngray na maghimo sini kaya nga against sa iya ang mga ba o situation ni opportunity sila ka trial ni pero hindi ba tamalipat nga ang Ginoo because He is a holy God ang nanantang ang ginahimo as in accounted sa iya. Therefore, ang salari mo ta as in, ano, may consequensya. Misa hindi tawel. Or, pasipisya kita, darata na sa sulihang trials. Pero ikaw man kay Balo, nga misa na kagin. Pero hindi ka na mag-absent ang ministry sa Ginoo sa akon. Nawal kung masala ka, magkapakita. Saya nga, kinangilan ka na magtatlong. So, nagkadisiplina siya. I will allow the Babylonians to empower them so that you will be destroyed. Kaya kung mag-abot at ikaw nga daw arat, lagi ka mga pusak-pusak lagi ka mo. Kaya pag agis ginawa ano, pusak-pusak again, then you will come to realize, Lord, we sin against you. Kasi kung natin ang bad, James chapter 1, verses 2 and 3. Consider it your joy, my brothers, if you experience all kinds of trials. Because if you have stood up the test, you will develop the perseverance of faith. Sa atin siya kung,
Consider it your joy, my brothers. Ano ni si James man? Grabe na nga, all kinds of trials ka po tapon. Ma-consider ko pa nga maging joy na may abusin na? Yes! Because as God says that He's a perfect God, ito na ang plano niya, so that you will develop the perseverance of faith. You people of Israel, you have to undergo this because God loves you. He will discipline you. And because He will discipline you, that is for your good because He loves you. Therefore, through that event sa kabuhit mo, through the Babylonians, you will come to know God more and more. And you will come to depend on Him more and more. Tama ka, simba ka siya with all sincerity sa inyong ikaw pa. Frustrated by hard things, powerful things in life, this is God's love to me. He will continually working in me so that I can be a person that He wanted me to be. Pwede man pa, so may automatic as Ginoo. Pwede, Diyos mo. Pero hindi naman kumagi sa Ginoo. May process ang Ginoo sa aton kabuhin. Kagawin, suro ko sa gamay ng bata. Mabuntag, as na mag-edad kita. Tidak, no? Gabi, no? Wow! Ang mga great sa Ginoo. Hindi siya kayo naman kabudaya. Kapinsan ko, no? Ako na siyang mga hangin sa kabuhin ko. Hindi, gali. If I look at it, nati, anong purpose, Ginoo? Ano, paano nang galing sa akin? Kamagsalik ko ito siya. Ako, ano pang nilatano niya sa akin? Sinigan ko, eh. And I would like to see for this. Because these things keeps on molding me. And for sure, for good. That's because it is love. Four, trust God in all seasons. Ano na sitwasyon sa kaila ko? Kabingat na higyan, or takulangan, or problema sa kabuhit sa Israel. Pero, haba po, pastel niya. Ano sila niya? Yet, I will rejoice. Haba po, worship God. In spite of all those negative picture sa iya nga pagkabuhi or sa Israel. The look forward yan, amunin na book, iti amunin ang ginprophesy, amunin inambal sa Ginoo. Pero, grabe no, hindi mo nabisi inabako kita. Di ba, abot ng grabe nga dirudyo, pagdyo, patulong, whatever. Puro pa ng mga negatibo, maabot. As in, nawalan na get some hope, walang isang kamay, kasanag. Grabe maabot. Then masukupon si Habakuk, masukupon ito. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful. Ayan, no? Habakuk, worship God. Because His worship, or His, the way He serves, is not dependent on physical blessings. Nako, sorry, after of course, kung saan ko ba mga tao na ang purpose, lahat, ang motivo, more sa physical. But you know what? In serving the Lord, it's more than that. God can bless us with such blessings na bigyan sa aton na imagination. Even physical or material blessings. Pero galing there is more than that as far as worship or as far as relationship to God is concerned. May physical, wala siya niya. Siya ba kung physical, hindi ko na makita. Ara sa famine ang lugar. Wala kami isang pagkaon or wala ikanpiyan sa mga positibo na kabutang. Pero it cannot stop him in rejoicing, in worshiping God. Because when we speak about worship God, it's not nag-equate ang mga physical. Because He is God, the owner of the universe. Diyos sa'yo.
Eh, busog ko man simba. Bukay utong ko, di ko magsimba. Oh, nakasalagay sa sitwasyon ko ang pagsimba sa Ginoo. Kita niyo? May mga Baptist Christians, eh wala ko na dito kasilalay ang ating pagsimba sa iya. Pili mo na ganyan ang kontinyo, ang Baptist Christians, ang mga problema. Anyway, wala ko na kasalalay ang ating pagsimba sa iya. Pero how come, akong bisa, sa kamay ng utang, ihimuo mo na siya, ang rason na doon na pinakasalalay. Bisa ang lago sa balay, no, ako pa ang nakasalalay ng rason. No, kahit kasi bakit ang lago, mga ulima kapalit, kaban ko. Paagaw mo siya, no? But Habakkuk worship God. I'm not dependent on physical blessings. Ikaduwa nga makita natin sa trust ni Habakkuk. I-acknowledge God as the source of his salvation. Pero hindi ko rin sabi lagi na magwala ito. Yung mga punit lang ng mga statement. Pero hindi ko rin sabi na yung pasahitin lang. Na kung may arat itatakbog ng motivasyon, strongest ating ng motivasyon, na mapadayog at sa pagsimba at sa pangalaga at sa Ginoo, iskan ano pa ang mga sitwasyon na may arat na sa iwa, sa ibahan, ng pagsusunod. Hindi ba lang kung magtulong ka sa inyo? Na wala, hindi na may makatupong sa inyo. Nga ang Ginoo, amo ang nagluwas sa akon. Amo lang isa, kinanglan isang kami pasahin sa atong pagulingon or sa atong kabuhi nga wala kita diri, wala kita sa amo sa subong okasyon kung wala ang Ginoo nagluwas sa inyo. And of course, we know nga ang pagluwas sa Ginoo sa akon, it takes the life of His Son, Jesus. It's only begotten Son. So, hindi siya pala nga ginakuman ko sa kabuhi, as in, mag-transform hindi siya pala, or wala hindi siya ya, kung magtulog ko sa amunin nga as tito, na sino pala ako, nga siya, doon ako kamiserable, puno sa kadulong, ala sa dahong ni Satanas, pero sino pala ako, nga ang Ginoo, naghatag sa iyang anak, pagkakit sa Bible, while we are sinners, the begotten Son of God died for us. May mas malabaw pa nila. And they internalized that. Totoo, doon ba dito minsan? May mas masubra pa nila. Na wala itatulos. Wala meaning ng life. Ang kanya nga si Katsa Ulan Simpot ang bulldog sa inyo sa right side. Hindi ka tayo bulldog ang. Ako na ang mga ito dito na indescribable. Ang Earth, the Wolf, ang isa ka star daw. State Empire. Yan, anong kita yung tao? Because of sin, anong kita? Ito, nawan yung palang inyong sige doon sa atin lang. Nawan yung palang. Ephesians, Philippians 2. He is God, but He did not grasp it. Mula sila, hindi pala. With all humility, si Jesus, why lang He grasp God Diyos? Pero nagano siya, He take a form of a servant. Philippians 2. Then, He suffered. Suffered even death on the cross. This is a vision. Habakkuk acknowledges it. Kamu nang penarik luas, luar kau pun senior, kau apa menjadi timur from the start. Kau tidak dia masih ha, saya bakok mau sama kita buat apa saja. Of course, dia memang score sila, memang usai sila. Oh my heart, God is this friend. Oh my heart, God is this friend. Oh my heart and my fortune. Kita pergi ke pasar Imam Skobar ke Lamar. Menawai ke kan damai. Si. Kali yang pada kilana. In spite of bahwa the situation ni siguro ang lugar manen A adversity ang nakita ni
Habakkuk. Siguro, pili niya forgotten ang Israel, ang Judah. Forgotten niya. Siguro, puno sa simbol pa, fearful. Siguro, picture, lifeless. Ang kabuhi, sa sugod nila, pagod kay suffer sila sa kaway, empty. That's baffled. I don't quit. Pero, that's baffled. Barren, adversity, forgotten, fearful, lifeless, empty. Siguro kung muna nangyari experience dyan ka, kasi mga hopeless na yung mga pagtanaw sa kabuhi, we feel we are forgotten, we feel fearful, we feel na empty ang kabuhi, we feel na barren ang kabuhi. Grabe no? Makamuniya si Habakkuk. Kita. Pwede man? Yes. By God's grace, we did it. Because if you are resting in the Father, ano pa ang may mas masubra nila? If sa ginaubang mo sa kapuli, you place it in your Our Father sa pangamuli pa. Ano pa ang mas malabaw nila? Israel, the author about the situation, specifically sa time ni Habakkuk. Pero Ginoo nag-promise sa sa Israel through Habakkuk that in due time he will bring deliverance to Israel. And these people nga naga-destroy sila, nagkabat sa Espiritu, ang Babylon will be destroyed. In our baffled situation, God is continually in control. In our darkness, He sent a deliverer, and His name is Jesus. His name is Jesus. That the enemy will surely be destroyed. And we will be placed, of course, in a relationship that we are now His children. And their son, Father, their son, Amen. Jesus, our Savior, is also our Master. Sa atong kabuhi sa subong, nga nakatubang sa mga baffling situations, the only answer is Jesus. Ang Ginoo. Siya ang mag-deliver sa atin aliin sa sinang mga baffling situations. Kumbaga, may redeemer kita yan. May Diyos kita. Therefore, sa ating pagpatay ang pagkabuhi, let's continue to take rest and focus on Jesus, the Son who was sent to deliver us from all these struggles sa kabuhi. Kaya kung sila mo tulad ng struggle kundi Jesus kita. Pero the more we will see more God, we proactively address sa sinihing ang mga sitwasyon. Kaya ka na sa kapatid ko yan. Nag-ilip kita malipat nga magpadaladala sa mga diskarte sa ibang nang isa'y nagpa-show up sila sa paagi sa mga surfaces, sa itsura ng simbahan, sa the way sa ilan ng mga delivery. Pero you know what? The real score, if you are fruitfully as in called by God, by Jesus, you continue to rejoice. Just like Habakkuk. This God, barren, dark, empty, negative, whatever, tragedy, you can continue to rejoice. Because Christ, God, never changes. He's always your heart. Just kung man sa giyapon,
kung ano man tago sa palangutol, i-stable yan. Pagdipo ng tatlo, magpakay course, we will end up nothing kung mag-ibig. So as we continue to live as a community of God's people, in the Father. Keep on. Is the God of His choice. Father God, thank you. Salamat din niya padayon kami na tumulong sa nabotatago sa mong kabuhin. Many times we fail to respond righteously. We fail to read your word, to acknowledge sa mga perfect divine guidance sa atin. May course kami sa mga unahuna nga which is influenced by media or whatever. Pero salamat ng pulong mo is profound. Salamat nga, grabe man ang matabo sa pagkabuhi bilang imo nga magtuturo. We can continue to worship you. We can continue to enjoy sa imo nga kaluwasan. We can continue to depend on you. To seek strength from you. Thank you, O Lord, for such wonderful promise mo sa amin. That you will never leave us nor forsake us. Thank you, even for the disciplines, for the trials that comes in our way, which has a divine purpose. Thank you for this church. Thank you for your wonderful purpose, for your hand that continually working, and it will never end. Salamat. Kami, all we can do is to enjoy your presence, to trust in you, to rest upon you, and to seek you sa mga pamuhay sa katawan. In Jesus' name we pray, Amen.